Si Marcos, hindi mo matatanong? Yung Francis? Yes. Ano na update sa kanya? Namimigay pa rin siya? Oo. Oh. Ayun, ang daming mga nababash din. Ah! Eh, ba't siya binabash? Tungkol saan? Yabang niya raw kasi. Tama naman eh, mayabang naman talaga siya eh. Pero, meron pinagmamayabang. Board na board na siya. Hindi kinaya nagluto. Hello! Habang nagluluto ka, may tatanong ako sa'yo. Ano yung pinag-uusapan niyo ni Mami tungkol dun sa Vico Soto? Sa Vico? Bakit? Mm-mm. Ano yun? Oh, yun yung niluluto rin niyo. Ang talino na lang sagot. Yes! Vico! Vico Soto! Mm-hmm. Oh, si ano? Dugal Vico! Ano meron sa kanya? Gwapo. Gaya ko. Gaya mo! Gaya mo! Hindi. Siya yung mayor na ng Pasig ngayon na controversial kasi ang dami niyang ginagawa. Magaling siya actually. Ah. Ang nagawa niya is yung kung merong Mayor Isko Moreno sa Manila, meron namang Vico Soto sa Pasig. Ang pinagkaiba, para sa akin ha, sa nakikita ko, si Mayor Isko, siya ay alam mo yun? Nandiyan yung batas, pinapa-implement niya. Ah. So, meron tayong batas, kailangan lang ipatupad. Kasi yung iba, alam mo yun, sa mga ibang lugar, meron naman, lahat naman may batas eh, pero hindi siya fully implemented. Ito sa Manila, si Isko Moreno, pinapatupad niya kung ano nasa batas. Ngayon, balik tayo kay Vico Soto. Si Vico Soto naman, ang style niya ito kakaiba. Ngayong crisis ng COVID-19, ang nakikita ko sa kanya, he is very creative para mas masugpo natin, or hindi naman masugpo siguro, pero para ma-minimize yung mga COVID cases sa ating lugar. Especially sa lugar niya, sa Pasig. Gumagamit siya ng drone, alam mo yun? And very sipag. Very masipag. Vico Soto. Yun, yun nakikita ko sa kanya. Tapos, ayun nga, pinapasummon na siya. Pinapasummon siya ng kung sino man nagpasummon sa kanya. Kasi sa tricycle, nagpapagamit niya ron tricycle, eh, ewan ko saan lang, bahala sila, dami nilang hanas. Okay nga yung tao eh, galing nga eh. Among ano, ang ba't hindi nila isummon, ay itong si Coco Pimentel. Yun ang talagang gumali sa batas, siya parang gumagawa ng batas. Yun ang isummon nila. Tapos pagka-summon sa kay Coco Pimentel, ayun, di lahat sila ng hawa. Yun, si Marcos, hindi mo matatanong? Yung Francis? Yes. Ano na update sa kanya? Namimigay pa rin siya? Oo. Oh. Ayun, ang daming mga nababash din. Ah. Eh, ba't siya binabash? Tungkol saan? Yabang niya raw kasi. Tama naman eh, mayabang naman talaga siya eh. Pero, meron pinagmamayabang. Yung mga niyayabang niya man, ginagawa niya naman talaga eh. Pag sinabi niya tutulong siya. Yeah! Ha? Kaya nga pala ako nagluluto ngayon kasi nakita ko siya nagluluto. Natakam ako doon sa niluluto niya eh. Ano niluluto niya? Alam mo yun, nag-grill siya, nag-ihaw siya ng pork. Dahil pagkain, nagluluto. Natakam ako bigla, nilive niya yon. Kaya ito, luto rin ako ngayon. Natakam din ako sa sinabi ni daddy na pagkain. Mari, nagluluto din ako. Pero yun nga si Francis Leo Marcos, ang maganda kasi doon. Ang daming nagsasabi na kesyo hindi raw siya Marcos, may pangalan siyang iba. Norman Mamusi, sabi nila na yun daw ang pangalan. Well, people don't care. Yeah. People don't care kung pangalan niya ay ano ba, kung Poncio Pilato, kung ano man ang pangalan niya. O si Judas ang pangalan niya. People don't care. Basta ang mahalaga ngayon sa mga tao, yung taong nakakatulong. Ah. Yung hinahanap ngayon. Kasi, in every crisis, yung mga tao, naghahanap yan ng superhero. Ah. Totoo yun. Kapag walang crisis, pag walang problema, yung mga tao hindi naghahanap ng superhero. Yeah. Pero sa panahon ngayon, ng COVID-19, habang yung mga tao ay nasa
crisis ngayon, especially buong mundo, mga sa-crisis, hindi lang naman Pilipinas, ang mga tao naghahanap yan ng somebody na, alam mo yun, pag aabot ng kanilang kamay, magbibigay ng kanilang tulong. Yun ang hinahanap ng mga tao. Kaya yung nauso dati, yung kapanahuna nung comics, kaya sumikat yung mga superhero dahil yun yung time ng gera, ng World War, 1942. Hindi ko alam kung World War 2 o World War 3. World War 2 yata. Yun. Nung World War 2, na sumikat yung mga comics. Kaya lumabas dahil sa crisis. Ngayon, ito lang naman tayo sa crisis. Ang mga tao naghahanap ng superhero, naghahanap ng tutulong sa kanila. At ito ang ginagawa ni Francis Leo Marcos, or sabi ng iba ay Norman Mangusi. Ganun yung ginagawa niya ngayon. So kung ano man yung intention niya, ang mga tao wala nang pakialam. Kasi ang importante sa mga tao ngayon ay merong tutulong sa kanila. Merong support na magbibigay sa kanila na hinahanap nila sa gobyerno. Pero ang gobyerno naman hirap na tumulong, hirap na hirap na pagbigyan lahat ng tulong. Di ba? Yeah. Tayo nga ngayon, wala pa rin eh. Wala pa rin dumarating eh. Pero, di ba le, sabi nila hintay-hintay lang daw. Okay, so kasi pag dumakdak ka sa social media, sasabihin lang sa inyo mga yan, hindi kayo makapaghintay. Okay, sige, hintay lang tayo. Tapos, pag natapos tong crisis na to at walang dumating, tsaka tayo magngangawa, ano, nasan ngayon? Naubos na lang, natapos na lang lahat, wala pa rin dumarating. Yeah, sabi lang, hintay-hintay. Eh, tanong, meron ba tayo hihintayin? Pero nakakatuwa sa gobyerno ngayon. Dito sa Pilipinas naman, ang dami pa rin mga mayors na alam yon, napili ng mga constituents nila ng tama. Yeah! Dico Soto, di ba? Si Yorme. Si Yorme. Oo. Tapos, alam ko sa ibang mga municipality, ibang mga city, meron pa rin eh. Pero meron din talagang mga... wala, wrong choice. Nagtatago ngayon. Naglalaro ng hide and seek. Nung naramdaman yung COVID, ayun, mas naunang nagtago sa saya ng ina. Home quarantine. Nag-home quarantine. Yung mga tao, wala na makakain, home quarantine. Bangono. Ang bangono ng butter. Amoy niyo ba? COVID-19. Wala na ba yun? Balik nga tayo. Pag-usapan natin. Nagustuhan kong pag-usapan to si Francis Marcos. Ngayon yata, namimigay ng 5,000 eh. Kasi, ang gobyerno nga is nag-ano na may pondo nga talaga na ilalabas. Meron na inilabas na pondo. Mag-aabot ng 5,000 hanggang 8,000 doon sa mga mamamayan na naapektuhan. Kaya lang, mga indigent yata. Hindi ako sigurado, pero parang mga indigent. Alam mo, nakakaano doon, ano? Parang, sige, tama naman yun, ha? Yung mga indigent talaga sila yung less fortunate. I'm not sure kung tama term. Pero, sila yung talagang numero unong nangangailangan. Pero, ang isa pang nakakadismaya dito sa sistema natin ay yung mga taxpayers, hindi sila yung indigent. Hindi sila indigent. Yung mga taxpayers, yung mga, sino-sino ba yung mga yun? Yun yung mga workers, yung mga nasa factory, nasa opisina, sila yung mga nagbabayad ng buwis para merong pera ang ating gobyerno. So yung mga taxpayers, doon ang gagaling ang pondo ng gobyerno. Majority ha, malaking parte ay doon ang gagaling. Ngayon, itong mga taxpayers, sila yung hindi nabibigyan ng tulong ng gobyerno ngayong panahon to. Yeah! Siguro sa ibang municipality, nabibigyan sila, pero marami pa rin hindi. Inuuna nga ang mga indigents. Pag ikaw ay taxpayer, at ikaw ay naasunto, kailangan mo ng abogado. Dahil merong pinagkukuha ng pera. So, hindi ka maka-avail nung PAW, yung Public Attorney's Office, hindi ka makakuha ng abogado, hindi ka natutulungan. Bakit? Hindi ka indigent. So, yung mga indigent, sila yung mga binibigyan ng abogado, ng PAW. Ayun, so laging ganon. Hirap maka-avail ng mga government
services kapag ikaw ay hindi indigent. Pero ang hindi indigent, yun yung mga taxpayers. Yeah! Hindi ko tuloy. Maging indigent na. Ganun talaga eh. Ewan ko sa mga yan. Bakit ganyan sila? Siguro kaya namigay si Francis na. Yeah, yeah. Isa sa mga ano. Si Francis, wala nang pinipili yan. Indigent o ano man. Wala nang pinipili. Indigent o taxpayer. Oo. Basta siya, mamimigay siya. Ah. Sigurado naman ako, mas malaki ang pera ng gobyerno kaysa kay Francis Leo Marcos, di ba? Yeah! Pero bakit si Francis Leo nagagawa yon? Gagalit na naman ako eh. Ano bang pinamimigay nung Francis Leo Marcos na yun? Bigas, nagpapadala ng, nag-aabot ng pera. Ah. Ano pa ba? Tsaka yung pinakamaganda doon, kasi kung siya nga lang naman ang tutulong, hindi niya talaga kakayanin lahat. So, ang ginawa niya, naglabas siya ng challenge. Yung mayaman challenge. Ah. Kaya binanggit niya lahat doon, yung mga kilala niya, mga mayaman. Yung mga kapitbahay niya sa Green Meadows. Ah! Eh, di nabulabog sila. Tumulong naman. Ayun. Yung iba na si tulungan, yung mga iba nga, kahit hindi niya binanggit, tumulong eh. Oh, diba? Ah! Oo. So, yung na-inspire doon sa ginawa niya. Pero yung iba, wala talagang, ang tawag niya, mga supot. Yun ang pinakamagandang ginawa niya. So yung pagtulong niya, gamit ang sarili niyang pera, malaking bagay na yon. Yeah! Yung pinakamalaking bagay na ginawa niya nga, itong nagpa-challenge siya. Kasi ito, kung marami siyang matcha-challenge at marami kumagat doon sa challenge niya, ang dami niya talaga matutulungan for sure. Ah! Kaya doon sa mga nambabash sa kanya, yung kung ano mga sinasabi sa kanya, well, people don't care. Yeah! Baka mamaya yung mga nambabash sa kanya, pag siya ay nag-abot sa inyo, baka... thank you. Mamaya, natanggap din naman kayo. Kayo. Iyon ko sa inyo. Pero, yun nga, nung nakita ko yon, hindi ko rin, nakita ko kasi una sa FB Live. Ala, kung sino ba itong mayabang na to? Pero, banta huli, na-realize ko rin na, yung yabang niya, is yabang lang talaga. At, pero, may pinagagalingan naman. Meron namang ibubuga. Yung yabang niya, merong talaga namang ipagyayabang. Meron naman talagang ilalabas. Nagsiset up na agad siya. Yeah. Idol na idol niya po si Hungry, si Basel Manadil. Yes. Okay. Yeah. Ayos. Oh, di ba? Yan, ayos na ayos. Ayos na ayos. Ayos na ayos ka din? Ayos na ayos na. Kalat ng bahay. Yeah. Okay, yun lang guys. Maraming salamat. And shout out nga pala kay Francis Mangusi. Francis Leo Marcos. Galing sa buong sambayan ng Pilipinas. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat. Bye.